500 reklamo na tungkol sa data charges na natanggap ng National Telecommunications Commission o NTC mula nitong Enero. Kaya naman ang komisyon nagpaalala sa mga cellphone company para maiwasan na ang mga bill shock sa mga customer. Balitang hatid ni Leigh Alves. Kumalat sa internet ang Facebook post ni Elmer De Guzman na nagkapakita ng kanyang cellphone bill na umabot sa mahigit 3.2 million pesos nang magpunta siya sa Dubai. Ayon sa Globe Telecom, nagkaroon daw ng pagkakamali sa billing dahil hindi raw na-apply ng kanilang system ang binayarang promo ni De Guzman para sa unlimited roaming data. Makikitang sa naturang bill, siningil din ang only roaming data charges pero siningil pa rin ng Globe ang kada gamit ng data. Kaya sa 5 araw niyang pananatili abroad, umabot ng ganun kalaki ang bill dahil sa roaming charges. Agad namang inayos ng Telecom ang billing ni De Guzman. Inalis na rin ni De Guzman ang kanyang post tungkol sa 3 million bill dahil naayos na ng Globe ang kanilang pagkakamali. Nagpasalamat din siya dahil sa pamamagitan ng social media, agad daw nabigyan pansin ang kanyang reklamo. Mula Enero hanggang kasalukuyan, mahigit 500 reklamo tungkol sa data charges ang natanggap ng National Telecommunications Commission o NTC. May nare-reverse down na charges, meron ding hindi, kung napatunayang kapabayaan ng subscriber ang sanhi ng bill shock. Kalimitan kasi ma'am, hindi nila alam na yung cellphone nila, naka-open yung data services nila. One time, may umabot po ng 200,000. So ganun, naka-roaming yung ano kasi niya, yung data service. Nalagay na raw sa ganitong sitwasyon ang postpaid subscriber na si John Chung. Ni-reverse naman daw ng kanyang service provider ang charges matapos ang investigasyon. Nag-avail ako ng free phone. Apparently, yung particular model na yon, sarili siyang pumapasok dun sa internet connection. So nagulat na lang ako na yung bill namin naging 7,000 something. So kinomplain ko sa provider. Ang NTC pinaalalahanan ang mga telecommunication companies pagdating sa billing ng kanilang subscribers. Sa memorandum ng NTC noong Mayo, may mga patakaran para maiwasan ang bill shock. Una, kailangan bigyan ng impormasyon ng cellphone dealers ang kanilang buyers tungkol sa internet settings ng biniling cellphone. Dapat namang ipaliwanag ng mobile service provider sa kanilang subscriber ang kanilang singil sa paggamit ng internet. Option ng subscriber kung ayaw nito ng internet service. Kailangan din daw na ipagbigay alam sa subscriber na nag-avail ng roaming service ang kaukulang singil para rito. Patuloy rin daw dapat ang information drive tungkol sa capabilities ng smartphones at ang responsibilidad ng subscriber sa paggamit nito. Anxiety kasi ang dating doon sa consumer masyashock siya just imagine. Kakaroon ka ng utang ganun kalaki. No? Dapat sa system nila, mat-check nila kaagad. Kasi unusual yung pagtaas ng charges mo. Kung nakita nilang unusual, there's something wrong. Higit sa pag-iingat, pinakagarantisado kung papatayin na lang ang cellular data roaming ng inyong smartphone kung kayo'y nasa labas ng Pilipinas. Pwede ring bumili na lang kayo ng pansamantalang prepaid SIM card sa bansang inyong kinaroroonan. Leigh Alves, GMA News.